Los Angeles Lakers, mga idol, gumawa na nga agad ng move matapos nga ang pagkatalo nilang hapon sa Spurs. Ngayong araw nga, mga idol, kinuha nila itong si Darren Collison at pati na rin si Stanley Johnson. Yan nga, mga idol, ay sa 10-day hardship exemption deal. Yan nga, mga idol, si Collison, kung natatandaan nyo, noong 2019 and 2020 season ay nababalik na nga na gusto niyang pumunta dito sa Lakers. Interesado nga daw siya. Pero nga, mga idol, nagbago ang kanyang isip at naisipan niya na wag nang bumalik sa NBA. Pero ngayon, 2 years later, mga idol, eto nga si Darren Collison ay nag-sign na dito sa team ng Lakers. Noong una nga ay gustong-gusto ng team ng Los Angeles na kuhanin ito dahil nga sa kanyang playmaking, mga idol, at pati rin sa kanyang depensa. At very solid na din, mga idol, pagdating naman sa kanyang opensa. Nung huling season niya nga sa NBA ay nag-average siya ng 12.5 points per game, 2.7 rebounds, 5 assists at 39% sa 3-point percentage, mga idol. Napaka-solid nga niyan para sa isang gwardya. Yan nga, mga idol, ang nakuha ng Lakers ngayon at sana nga'y makatulong nga siya dito sa team ng Lakers. At mukhang nga itong si Isaiah Thomas, goodbye Lakers na nga dahil kumuha na nga ng ibang gwardya itong team ng Los Angeles Lakers. So kayo ba, mga idol, sang-ayon kayo sa move ng Lakers na ito na isign si Darren Collison at si Stanley Johnson? Komento nyo lang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating next NBA update, Kevin Durant hindi maglalaro bukas against sa Lakers sa kanilang ang Christmas Day game matchup. Dahil yan, mga idol, sumailalim nga si Kevin Durant sa health and safety protocols ng NBA. Siya ngayon ay nagka-quarantine. Ngayong araw lang yan, mga idol, ibinalita. At malas nga dahil hindi natin makikita si LeBron James at si Kevin Durant na muling magharap sa Christmas Day game. Nung last pa nga nila, mga idol, ay noong taong 2018, 3 years ago na nga. At ngayon sana ay matutuloy na, pero si Kevin Durant, mga idol, ay nagpositibo. At sa ating susunod na balita naman, eto nga si Damian Lillard ay mukhang balik na nga sa kanyang dating sarili. Diba't sobra nga ang pag-i-struggle ni Lillard sa kanyang offense, mga idol, sa unang mga games niya para sa Blazers ngayong season. Pero sa kanyang last 3 games nga, mga idol, ay nag-average na si Dame ng 38 points per game, 6.7 assists at pati na rin 3.7 rebounds. At 50% ang field goal percentage, 40% sa 3-point line at 90% naman sa free throw percentage. Napaka-solid nga niyan, mga idol, at mukhang ang Damian Lillard is back na talaga. So yun nga muna, mga idol, ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Bye!